Okay. All right, now that's doubly tragic for the family. Now on Hot Copy, the House of Representatives is eyeing a measure that will ease the burden of funeral expenses for poor Filipinos. Bayan Muna Party List Representatives Teddy Casino and Nery Colmenares are proposing the granting of burial assistance for them. These lawmakers say it is lamentable that Filipinos who are already hard up in life still have to spend so much in death. Under House Bill 4002, those whom the Social Welfare Department classify as poor will be given a 50% discount on funeral expenses. Colmenares notes many poor Filipinos leave their families mired in debt because of the cost of excessive cost in burials. Meantime, Casino urged the Bureau of Internal Revenue to go easy on taxing low-income earners. And joining us on Hot Copy today is Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares. Good day to you, sir. Thank you for coming on a holiday. Good morning po, okay. Karen. All right, ikwento niyo, sir, bakit po ninyo naisip ang bill na ito? Well, actually, ang isang napansin namin, mahal na yung burial expenses. Pero usually, actually, bago namatay yung kaanak natin, mahaba yan sa ospital. Na malaki na yung gastos ng pamilya sa sakit. Tapos utang-utang na, tapos namatay pa, double whammy po yun. So tingin namin, kung hindi man tayo makatulong masyado doon sa hospitalization, at least sa pagpapalibing, sa paglagay ng kamag-anak nila sa tahimik na so dapat makatulong man lang tayo. Oo, kasi dapat itignan natin ang cost of dying, no? Ang mahirap na kabaong ay 8,000 to 10,000 pesos. Yes, oo. Okay, packaged ito with a 5 days wake. In other words, renta lang po ito para naman maganda yung kabaong. 5 days wake in some small funeral parlor sa suburbs. Ang target po noon is the low income market. Pag high end na ang funeral parlor, ang cheapest is 15,000 to 30,000 for pakete ng 5 days wake. Actually, hindi pa high-end yan. Kung high-end talaga, medyo mas mamahal pa doon. Pero generally, yun ang gastos eh. And you're not counting pa the other expenses. Uh-oh. Ng pagpapakita. So, under your bill, anong mangyayari? Ito muna. Kasi pag may wake, may burol, gusto ng, syempre, ng kababayan natin, maganda ang kabaong. So, may discount rin doon? Wala na doon? Lahat na. Ang funeral service will include the kabaong, the wake, etc. No? So, kung ma-offer yan ng isang funeral service, funeral parlor, for example, 50% discount sa indigents, no, ang ibibigay. So, depende sa package na yan eh. Pero ang maximum lang na ano namin, kasi ayaw naman namin lumaki ng gusto ang obligasyon ng gobyerno, 30,000 yung maximum na package. For assistance? Yes. If more than 50,000, 30,000 yung package mo, hindi na 50% discounted yung above the 30,000. Yung 30,000 ang below lang. 30,000 ang package, so 15,000 babayaran, o yung 30,000 ang total? Na 30,000 yung total, so 15,000 ang babayaran mo. Oo, okay. 50%. All right, that's not too bad, no, when you think about it. Well, pero ang pinakamalaking gastos ay nasaan ba? Well, ang kabaong, actually, malaking gastos yun, no? Kasi, in fact, may nabasa nga ako sa media the other day, newspapers na lang ang nagre-resort, no? Pero actually, ang nicho, ang ano ngayon, yung lot mo sa cemetery, mahal na rin. So, of sa course, hindi ka na magkano, sir? Public. Ang ano namin is at least 10,000 daw, at least. Pero wala nang lugar, in fact, eh. So, papatong-patong ka na dyan. So, lalabas ka na ng Metro Manila if you want. At pag lumabas ka na, di expenses na naman yan. Now, given na sinasabi niyo wala nang lupa, ayaw niyo ba, sir, i-encourage ang cremation? Kasi, in other words, kunyari, hindi bukal sa Pilipino ang magpa-cremate. Pero kunyari, pag sinabi niyo pag nagpa-cremate kayo, let's say, 5,000 lang babayaran ninyo, then it will encourage cremation as an option. That's a good idea. Yeah. Of course, ang cremation, hindi yan acceptable pa sa maraming Pilipino. No? Although, but when you make the cost very low, then you make it a viable option. Yes, that's a good idea. Maybe we didn't think of that. Yeah. So maybe we can take that up sa committee hearings. Okay. Kasi
you know, wala na nga talagang lupa. Yeah. At siguro kung may paliwanag naman na yung cremation does not necessarily go against whatever faith you have. Yes. Baka naman ma-convince sila na tumulong doon sa sikip ng lupa dito. Yeah. At mag-cremate na lang. Oh, kasi like me, I personally believe in cremation. Ah, talaga, oh. Me personally. Di pa ako nag-decide yan eh, pero ikaw nag-decide ka na pala. Yeah, I've decided already. So, I'm just saying that given one, ang mahal lang cost. Yes. And yung sinabi niya, sir, walang lupa. Yes. For me, as a lawmaker, I mean that's an option that you know, you encourage people by default. Parang if it's free or costs less, then it becomes a viable option for them. Yes, that's a good idea kasi it also helps others who will, you know, mamamatay in the future. Oo. Na hindi naman sumikip lalo ang ating mga cemeteryo. Oo. And the other facility siguro ng cremation is you can visit your loved ones without going to the cemeteryo, di ba? Kasi or nakabaol. Bibisit ka na lang doon sa isang lugar na may baol na lang siya. Doon ka mag-pray, di ba? Ang iba nga dinadala. I have an aunt who sa bahay mismo, no? So, kanya-kanya nga. So, that's a good point. We'll take that up siguro sa committee. Ang problema lang, the committee should hear it now kasi last year pa namin na-file yun eh. Matagal na rin na-file yung bill actually. So, hindi pa siya na-hear. So, we would like sana to have the hearings na para sana mapasa na agad. Bakit, sir, hindi pa na-hear? Hindi ko alam. But maybe because it's not a priority? Ay, posible. Kasi ang tingin ng gobyerno, less sa taxes yun eh. Pero sa akin magandang, kasi syempre babawas yun sa tax rebate kasi yun sa funeral parlor eh. Mm-mm. Pero sa akin nga, una, yung mga funeral parlors na hindi nagfa-file ng income tax, mapipilitan sila ngayon kasi they have to claim their rebate. No? Yeah. At pangalawa, ano naman eh, very important naman yung contribution niya. Kasi sabi ko nga, grabe na yung dinanas mo nung nagkasakit yung kaanak mo, tapos nung namatay, doble, ano pa. So, yun, kahit man lang sa huling sandali, mabigyan mo naman ng panatag na loob yung namatay mismo. Kasi sometimes sick people worry about, anong gagawin nyo pag namatay ako? At the same time, yung pamilya rin, nalulungkot ka na nga, tapos nag-iisip ka pa sa utang mo sa ospital, nag-iisip ka pa sa uutangin mo para sa burial. Eh, of course, ang solusyon dyan, syempre, taasan ang sweldo ng lahat. Pero hindi naman natin maabot yan for now eh. So sana makatulong lang at trabaho naman ng gobyerno ang magbigay hindi lang sa buhay, kundi doon sa namatay. Correct. And in fact, yung tinutulungan natin, hindi lang naman ang namatay eh. Yung pamilya na naiwan, no? Na hindi na dumaranas ng ganung problema sa ngayon. Oo. But clearly, you need more creative ways on letting Filipinos remember their dead without having so much land. Because land is expensive, clearly. Yes. Oo. Yeah. Tapos, pag dyan pa sila sa isang lugar, lahat ng tao nag-gravitate during this time, dagdag na problema. No? I mean, 10 years from now, baka yung capacity ng sementeryo natin, dodoble na patong-patong, ang taong pupunta, lalaki lalo. So, yes, that's a good point, no. Parang i-decentralize mo rin yung cementerio. Mm-hmm. And we'll see kung ano ang package niyan at paano, either 50% discount or as you said, baka pwede namang free. Pag-cremation? Free pag-cremation. Yeah. Kasi that would reverse the psychology. It will encourage the very poor na magpa-cremate na lang. Di ba? Kasi, yun, in fact, yung the other thing, other than yung expenses, baka pwede rin i-ano na, pwede mong dalhin sa bahay mo or sa isang lugar na mura lang naman, na nandoon yung mga, yun, yung mga baol-baol na yan. So, I haven't thought of that. In fact, I haven't thought of that for myself, but it's ikaw, nasabi mo na, pag-isipan mo na yan. That's a good point. May environmental impact meron pa ngayon pa. In a way, di ba? So, yeah. Okay. So under the bill, tell us, it's the DSWD who will determine the very poor. Yes, DSWD will determine 10,000 monthly ang aming pinag. Isa sa pinag-iisipan namin during the committee hearings, gagawin naming moving target. Ibig sabihin, 10,000 for now, but next year or 2 years from now, pag gumrabi na ang kalagayan, baka naman i-increase mo na yon. Parang you don't need to amend the law every year na tumataas ang minimum wage. No? So, i-moving target siguro namin yon para
para for ano na forever na rin na nagbabago, depende na yan sa DSWD, increase siya nila kung anong indigency level for that particular year. Oo. Pero may lupa pa ba, sir, sa Metro Manila na pwedeng paglibingan? Mahirap na. In fact, ang buhay wala ngayon na, nasa condominium na lahat eh. Buhay pa yan, ha, di ba? Mga tenements, mga, well, low-cost housing yung iba. Katulad namin, wala na kami mabili, dyan lang kami sa isang low-cost housing na sa, ano eh, sa, dyan sa may, sa Uyo eh. Kasi hirap na talaga ngayon. Oo. There will come a time na kung nakita mo sa Hong Kong, sa Singapore, wala nang bahay na individual, yes, di ba? Yes. Lahat buildings na lang. Yeah. I think we will come to that kasi ano, 7 billion na ba tayo? Yeah. Today, kahapon, di ba? Yeah. So, at hindi naman dumadami ang lupa, yeah, ang tao lang ang dumadami. Yeah. So, talagang magkakahirapan 'yan. And when you go to Singapore, Hong Kong, there are no cemeteries in the city, ha? Huh? Sa labas na rin. Parang airport na rin. Yeah, and they cremate. Oo. They cremate, yeah. Yes. Mukhang ganun na nga siguro ang wave ng future. Not for even for any other reason. Kundi talagang wala ka nang magawa. Mm-hmm. There's no option, eh. Otherwise, magiging tenement na rin yung mga libingan natin. Oo, mas pangit naman yun. Oo, parang mas mataas pa yung nitso sa pader ng sementeryo. Actually, diba? Sa public cemetery, gano'n na, ha, sir? Oo, tumataas na. Sa public cemetery, like sa Parañaque, nakita ko, nagpunta ako, pataas na siya talaga. Pataas. Tapos, yun, napaka-impersonal na pag nagdadasal ka, yung kamag-anak mo nandoon sa number 10th floor, kumbaga, di ba? Yeah. So, mabuti rin yung nabanggit mo. Di lang yung tinutulugan pa siya ng mga drug addict. Well, kasi pag walang butas, ano yun yung nangyayari, binubutasan nila. Public kasi, tinatanggal yung bangkay, tas doon natutulog yung buhay. Hindi totoo. Oh, I can imagine. Yeah. Hindi ko maisip na magawa yan ng isang normal na tao. Yeah. But you know, talagang ganon. Ako naman, kung wala kang matirahan, homeless ka, siguro maintindihan ko pa, pero drug dependent, yeah, talagang. Uh-oh. Ang hirap naman. But that's life. Ibig ko sabihin, yung buhay mismo, hirap na magkaroon ng bahay. Correct. So, pati ang patay ngayon, hirap na rin. Kasi, uh-oh, kita mo na yung sementeryo eh. Uh-oh. There's no way but up, yun ang sabi dyan eh. Kasi pataas ng pataas ang mga nicho. So that there's no way but to cremate? Yun, yes, yun. Alam mo, I'm beginning to be convinced by you. Kaya siguro, pag-usapan sa komite, from of course, we will hear kasi hindi lang ito economic or environmental, mayroon ding faith angle ito siguro, na tanungin natin yung mga various faiths na ano tingin niyo sa cremation, no? If you think na hindi naman ito nakaka-violate, so help us encourage na rin. Okay. All right, we'll take a quick break. When we return, we'll continue our conversation with Congressman Nery Colmenares. Hot Copy, we'll be right back.